tayo. Pinag-isipan ko pa kung mag-uumpisa na ako eh, no? Kasi po, kailangan mahina yung boses ko. Kasi, yung pasyente ko, pagbukas ko ng pinto, gising pala. hindi umaandar yung TV. Kaya, kailangan mahina yung boses. Ang hirap nung wala kang mapuntahan dito na lugar na pwede kang magsalita ng yung tama lang, yung modulated lang. Kailangan pabulong. Mainit na naman ang ulo. Ang hirap, ang hirap. Ang hirap kasama yung mabagsik. Mabagsik siya araw-araw. Mabagsik siya mula umaga hanggang bago ako umuwi. Tapos, kung ano-ano yung kinukwento doon sa anak. Ngayon, yung anak, sisitahin ako. Ipagtatanggol ko yung sarili ko. Siyempre, sasabihin ko yung totoo. Siyempre, diba? Nagsasabi siya ng kaiba. Paano mo nga ba sasabihin patas ng isang tao? Fair. Kung nagsasabi siya lagi na totoo. At, ano yun? Mayroong nagbukas ng grepo. Dito po, sa Amerika, pag mayroong dalawang kwartong magkatabi, matidinig mo yung galaw niya doon sa kabila. Pagka naman nandun ka sa, halimbawa, second floor, no? Nandun ka sa ground floor, dinig na dinig mo yung lakad nila. Sabi ko nga, sa Philippines, hindi eh. Kahit nga, kung ano-ano na ibinabato ng katabing kwarto mo, hindi mo pa alam eh, hindi ba? Magkaiba kayo ng unit, pero nagkakarinigan kayo. Ding-ding lang eh. So yun, mainit na naman ang ulo ng pasyente ko. Ganun din ba yung pasyente nyo? Diba ang hirap, diba? Kaya lang, ganun talaga. Lagi nilang sinasabi, pagpasensyahan mo kasi may sakit. Oo naman. Kasama yun sa binabayaran sa'yo, yung tanggapin mo, saluhin mo lahat nung galit. Kasi nga, may mga sakit, tapos mga matatanda na. Pero meron akong nahawakan na nasa edad 60 lang eh. 62, nurse, na stroke. Slim yun, pero na stroke. Nagpunta ng Asian country, eh diba ang Asian country mainit. Tsaka mahilig pumunta yung mga nasa Amerika sa Asian countries eh. Kasi ang weather doon warm. Doon na stroke. Heat stroke ang dumali. Ang laki nang naubos niya kasi na-hospital siya doon. Tapos, ang tagal niya doon sa hospital kasi tinravel siya papunta ng Amerika. Ang laki nang nagastos. Hindi yata siya naging covered ng insurance doon. Hirap, di ba? Kaya yung manunggang ko, eh, buntis eh. Huwag ka magta-travel pag kasasama. Kasi pagka ng anak yun, hindi ang problemang malaki yun. Diba? When was the last time you took time for yourself? Kailan? Kailan ka nagkaroon ng panahon para sa sarili mo? Ikaw ba yung tao na sila muna bago ikaw? Ikaw ba yung tao na hinahangad mong maging masaya, lalo ang iyong pamilya? Kahit ikaw, hindi ganun kasaya. Pero dahil sabi mo nga, basta masaya yung pamilya ko, masaya na rin ako. Pero hindi ganun eh. Dapat pala,
iniisip mo rin na dapat kang maging masaya para fair. Kasi hindi pwede na sa sarili mo ay unfair ka. Kung pinipilit mong maging fair sa iba, dapat sa sarili mo rin. Deserve mo na maging masaya. Lalo kung masipag ka. Lalo kung wala kang ginawa, kung hindi kumayod ng kumayod para magbigay ng support sa iba. Wala akong kuto. Nagkakatilang talaga yung dami kong gray hair eh. Yan, maputi na naman, no? Magkukulay na naman ako. Kulay talong. Kailan? Yun bang binibigay mo oras para sa sarili mo? Sapat? Para mabawi? O para mapantayan man lang yung ginagawa mo, hindi yung madaige, no? Mapantayan man lang yung pagkayod mo ng sobra-sobra, di ba? Ako, workaholic ako eh. Kung pwede ako magtrabaho kahit natutulog, magtatrabaho ako. Kasi sayang ang oras. Yung mga tao na ang iniisip lagi, sayang ang oras. Kailan ka nagkaroon ng time sa sarili mo? Sabi ng mga kapatid ko, bakit tayo mo sumasama maglibot? Bakit tayo mo pupunta sa ganyang mga party? Ayoko eh. Kasi sabi ko nga, yung pagtatrabaho ko, lumalabas na ako eh. Lakad ako ng lakad, benta dito, benta doon, ahente dito, ahente doon. Nag-aalaga ka ng pasyente, lumalabas ka ng bahay. Ngayon, yung time na pahinga mo, pag kami nag-aya sa yung maglibot sa akin, sabi ko, tutulog na lang ako. Pero, pagka ang aya nila, mag-shopping tayo, punta sa market, mamimili pagkain ay gusto ko yun, na-unwind ako pag namamalengke ako. Lalo pag nagluluto ako o naglilinis ng bahay, okay na ako doon. Pero yung ekstrang libot para mag-ubos ng pera, wala sa listahan ko yan. Okay na ako na mamalengke. Okay na ako na magwalis ng bakuran. Okay na ako doon. Na-unwind na ako doon. Ganun ko binibigyan ng oras ng sarili ko. Ikaw, when was the last time? Kailan ka nagkaroon ng para sa'yo? Oras. Kahit konti lang. O, lagi kang meron. Kasi lagi kang may kainuman. O, meron lagi kasi lagi kang nakikipag-date. Patago ka. Uy, pagkapatago, masarap yan. Diba? Nakauna sandali eh, no? Ito na naman ako. Dito to naman, diba? Bakit gusto nung iba? Dumigay na naman ako. Bakit gusto nung iba yung mga nakauna sandali? Bakit gusto nung iba yung patago? Ang sabi nila, exciting daw yun. Yun. May time sila para sa sarili. Diba? Yun, hindi mo na kailangan tanungin when was the last time. Kasi halos mas madalas yun. Kesa yung ikaw na binibigyan ng oras. At kesa ikaw na binibigyan mo rin ng oras ang sarili mo. Ang hirap kaya ng breadwinner. Ang hirap ng financer. Uy. Sino to? Sorry. Nakakalungkot lang isipin na
sa kabila ng pag-e-effort mo, pagsisikap mo na maging maayos ang lahat, hindi ka napapansin. Sino ba yun? Nagri-ring eh. Uy, alam niyo ba na ano? May pinaplano silang hindi maganda kay Dute, kay BB Sara. Tungan naman ako kay BB Sara. Ay, alam niyo ba, may nakausap ako. Tinanong ko siya tungkol sa politika. Narinig niyo ba yung sinasabi nilang dynasty? Ako, agree ako dun eh. Bakit? Kasi po, ang politika, magulo talaga yan. Pero ang politika, parte na ng buhay mo. May mga politiko na ako muna, parang gano'n eh. Yun, ang daming time para sa sarili. Pero paano yung politiko na talaga magsisilbi sa bayan? Tapos, meron siyang ginagawa para sa bayan na inumpisahan. Ngayon, dahil election, pipili ka uli sa susunod ng iuupo mo o iluluklok mo para maging tagapanguna, maging mayor o vice mayor o konsehal o presidente o vice presidente. Ngayon, kung yung mayor na yun ay maganda yung ginawa, halimbawa ngayon, tapos sa susunod, magkakaroon uli ng botohan. Paano kung hindi siya na-elect? Diba? Paano kung hindi siya nanalo? Pero ang ganda ng ginagawa niya. Sa tingin nyo, magkakaroon ng continuity o dito na lang tayo sa gobyerno natin sa Philippines. Ang ganda ng ginawa ni Tatay Digong. Pero dahil ang patakaran sa Pilipinas, isang term lang ang presidente. Maiiba yung presidente natin. Maiiba ngayon yung setup. Maiiba ngayon yung ginagawa. What if yung inumpisahan niya noon, hindi tinuloy nung present, di ba? O edi putol na naman yung growth and development, di ba? Dito po sa Amerika, yung mga presidente, pwede uling umulit eh. Pwede sila uling umulit, kaya nga bumabalik si Trump, di ba? Sa Philippines, isang term lang ang presidente. Ang mga mayor, tatlong terms. Pero paano kung yung gustong-gusto mo at nakita mo na nakaupo sa pwesto niya sa pinakamataas na posisyon, gumagawa ng maganda para sa bayan mo. Eh ngayon, dahil yung iba ang sinasabi, binoto kasi yung sabi yung nanay ko, yan na iboto namin eh. Sabi ng tatay ko eh. O baga, dinadala siya talaga ng pamilya namin eh. Parang ganun, di ba? Pero siya, wala siyang ginagawa mo. Makikita mo yung difference. Pero still, doon ka nakakapi. Sa kasi, ganun eh, old school. What if nakikita mo maganda yung ginagawa? Dahil election na naman, hindi ka ba magde-decide? Maganda na may ginagawa, bakit hindi natin ipatapos? Yun pong ginagawa ng isang nakaposisyon at maganda, bakit hindi nyo bigyan ng pagkakataong magkaroon ng susunod na term of office para matapos niya yung naumpisahan niya? Diba? Kasi kadalasan, yung pumapalit doon sa isa, galit siya pag naging maganda yung resulta ng proyekto niya. Kaya ang gagawin ng papalit, iibahin. To the point na masayang yung naumpisahan na maganda naman sana. Kaya ako po, sabi ko nga, yung dynasty na sinasabi nila, mayor si ganon, naging mayor ulit, tapos sumunod yung anak, tuloy-tuloy ang ganda nun. Kung maganda naman yung ginagawa, why not coconut? Yung tulad ng mga Duterte, di ba? Nag-umpisa doon sa tatay ni Tatay Digong, kay Tatay Digong. Tumuloy-tuloy sa mga anak, hinumbog. O ngayon, ang ganda-ganda ng Davao City na pinakapangit noon. Ano ang pinaka-safest na siyudad sa Pilipinas? Davao. Sa buong mundo, pang ilan ba siya? Diba?
Ngayon, ginugulo Davao. Kaya ngayon, lumalaban ang mga Duterte. Ang akin po, bakit hindi natin pagbigyan muli yung mga tao na gumawa ng maganda para sa bayan o gumagawa ng maganda? Ipatapos yung naumpisahan. Nang sa gayon, pagkatapos ng term niya, baka yung susunod ay maisipang ituloy, hindi dahil sa para maging maganda yung imahe nung natapos, kung hindi para makita, itong bagong upo, supportive. Pagbigyan nating tapusin, hindi ba? Kasi nakikita ko yung magandang mga ginagawa. Kaya lang, ayaw nila. May mga tao, ayaw sa ginagawang maganda ng iba. Kasi kumbaga parang nasasagasaan ba sila? Naaapakan ba yung ego? O kasi mas magaling? Diba sila? Nasabi, hindi pwede, dapat ako magaling. Dapat ako mahusay kasi ako ngayon yung nakaposisyon. Dapat hindi ganun. Diba? Kaya yung sinasabi nila, hindi maganda yan. Mayor na noon, mayor pa yung anak, mayor pa yung ganito. Diba? Hindi. Maganda po yung dynasty, yung sunod-sunod sa pamilya. Kaya lang, maganda ba yung ginagawa ng pamilya ngayon? Maganda ba yung ipinatutupod nila? Diba? Pagka ba mayroong nasingit sa kanila at may ginawang maganda, ihihinto ba nila o itutuloy nila? Hindi para sa sarili na, kundi para sa bayan. O diba? Kaya nga yung mga ganon na gumagawa ng maganda, inisip niyo ba? Ito kayang taon to na napakasipag. Nagpapahinga pa kaya? Diba? Baka yung pagtulog lang ang kanyang meron. Eh, ano? Hey, ito si Bate. Naku, day. Resume. Ayun. Ito. Si Marilisa. Marilisa Abiles. Magandang gabi na pinagpala tayong lahat at masagana ng biyaya ng Panginoon. Oy, naku. Hi, Marilisa. Oo. Blessed tayo ni God kasi bumabangot pa tayo araw-araw. Uy, alam mo, may nabalitaan ako sa Philippines, may sakit. Nangangailangan sila ng mag-aalaga. Ang sakit, demensya. Pagka ang sakit, demensya dito sa Amerika, mahalang bayad. Mahalang bayad. Magkano kaya ang ibabayad nun? Makapag-recommend kaya? Ninabalitaan ako, naghahanap ng tagapag-alaga na lalaki. Hindi natutulog ang dementia patient. Minsan tatlong araw na gising pa yun. Pag pinainom mo yun ng gamot, gising pa rin Pag dinoble-doble mo, pwedeng makatulog, pwedeng hindi na magising. Kaya masama Kaya kukuha ka ng tagabantay doon sa oras na gising siya. Pag dementia o Alzheimer's, mahalang bayad dito sa Amerika. Yun ang mga gusto kong pasyente. Ewan ko sa Philippines kung magkano isusweldo nila sa ganun. Diba? Ikaw, Marilisa, kailan ka nagkaroon ng panahon sa sarili mo? Yung pag nanood ka ng sine, panahon na yun, yung time for yourself yun. Yung naupo ka sa terrace o sa beranda nyo, kumakain ka ng sitsarong kepeng, hinasawsaw mo sa suka, time for yourself yun. Yung bang ayaw mo magsalita, nakatitig ka lang sa kawalan, time for yourself na yun. Yung iba kasi iba yung patungkol dun When was the last time you took time for yourself? Ang magiging sagot siguro na iba, kailan nga ba? Di ba? Yung pong mga simpleng bagay, hindi natin nakikita. Kaya, nung tinanong sa akin yan, kailan ka ba nagkakaroon ng pahinga? Sumagot ako meron naman akong part-time for myself. Yung pag nakaupo ako, at ayokong magsalita, nagmumuni-muni lang, time ko yun, for me. Kasi hindi mo kailangan lumabas ng malayong lugar o maglibot para magkaroon ka ng time for yourself. Yung time for yourself,
pwede mo i-execute yan. Anytime. Basta ang sasabihin mo lang, stop. Don't disturb. Do not enter. Kasalukuyan ako nagbibigay ng oras para sa sarili ko. Kailan? Ako? Kanina. Pagkagising ko. Hindi ako gumalaw muna. Pagkagising ko. Inat-inat. Stretching. Pero talagang hindi ako mahilig mamalansya. Pasensya na. Tapos, muni-muni. Yun. Any time of the day, pwede kang magkaroon ng time. Eh, tinatanong nila sa akin yun eh, kasi workaholic ako eh. Kailan ka nagkakaroon ng time para sa sarili mo? Hindi nila alam. Nagagawan ko yun ng paraan. Diba? Tapos pagka yung papunta na ako dito sa work, lalabas lang ako ng bahay ng kapatid ko, magpapahangin lang ako. Hindi mo na ako sasakay doon sa sasakyan, sa Uber. Tititig mo na ako sa paligid. Tapos kakanta ako, magpapasalamat ako kay God. Sabihin ko, Lord, thank you. Ito ulit. Hindi talaga ako makapaniwala. Nandito na ako sa Amerika. Diba? Muni-muni. Kunti-kunti. Time for yourself. Kailan yun? Madalas. Madalas kang nagkakaroon ng time for yourself. Hindi nila alam yan. Pero ikaw, alam mo yun. Tapos, nire-remind kita. Kasi pag may nagtanong sa'yo, kailan ka nagkaroon ng panahon para sa sarili mo? Ano isasagot mo? Ano? Ano isasagot mo, Marilisa? Hinarap si Marilisa. Diba? When was the last time you took time for yourself? Sasabihin mo, wala akong panahon sa sarili ko. Ganun ba, Marilisa? Diba? Kasi ganun yung iba, akala nila, yung hindi ka nakakalabas ng bahay, hindi ka nakapaglilibot, hindi ka nakakapanood ng sine, hindi ka nakapagsya-shopping, wala kang panahon sa sarili mo. Hindi po. Yung pagkatapos ng work, naupo ka, nagmerienda ka, tapos wala ka lang kaharap, kakanta-kanta ka, nakinig ka ng music. Time for yourself na yon. Simple lang. Konti lang. Madalas na konti. Maraming konti. Ibig sabihin, marami ka palang time for yourself. Tama ba? Mali? Correct me if I'm wrong. Comment below. Yun. Ang sarap lang kasing isipin. At saka, ang sarap namnamin yung oras na pagkatapos ng trabaho, ng pagpapagal, may isip mo, Lord, bless ako. Kasi after nitong pagod na to, may hinihintay akong sweldo. O, di ba? Tapos, yung pagpapahinga mo, time for yourself na yun. Hindi dahil sa hindi ka namamasyal. O hindi ka naglilibot. Sa katulad kong workaholic, sa katulad kong nag-aapra para makabangon, para makaipon ng salapi, hindi ko sasayangan yung oras ko para lumabas at maglibot, para lang masabing, this is my time for myself. Sayang ang oras. Sayang sa'yo. Sayang sa'yo. Ayan, huwag mo sayangin. Kasi meron kang paraan para magkaroon ng oras para sa lahat. Balansihin mo lang. Diba? Tama ba ako, Marilisa? Correct me if I'm wrong. Ngayon, tatanungin kita. Ano ang gusto mong gawin kung meron kang time for yourself? Ano yung gustong-gusto mong pampalipas oras? Diba?
Simple lang din bang kapareho ko yung gusto mo? Merong time for the family. Ako, gusto ko kasama ko yung mga anak ko eh. Pero alam ko, dahil sa layo nung distansya namin, hindi pwede yung ganun. Meron yun. May time para makasama mo sila. Meron ng social media, meron ng messenger, meron tayong ano yung video call, diba? Yun. Time for yourself and time for your family. Pinaka-chine-cherish kong time, yung time na kausap ko yung mga anak ko. At yung time na kausap ko kayo. Una kayo, pagkatapos nyo, mga anak ko. Bakit una kayo? Kasi yung time ko for my children eh, pwede akong tumawag anytime, pero hindi ako pwedeng mag-video anytime. This is my time for you. Ito yung time na pinibigay ko para sa sarili ko. Kaya pag may nagtanong, when was the last time you took time for yourself? Ah, sagot ko, madalas. Diba? Kasi ginagawa ko ng paraan dahil yun ang nakapagpapasaya sa akin, ikaw. Ano nakapagpapasaya sa'yo? Binibigyan mo ba siya ng time? Bigyan mo. Kasi maikli lang ang buhay ng tao. We never know. Diba? Sige po. Thank you for joining, Marilisa. Sana nagkaroon uli ng linaw, no? Kahapon kasi yung topic ko medyo naguguluhan ako. Ito medyo malinaw-linaw sa akin. Diba? Sige po. Thank you for joining. God bless ating lahat. Love's Koi.